sa barangay Guto. Mayroong dalawang magkaibigan na nangarap magtayo ng sariling negosyo para matugunan ang kagustuhan ng mga mamamayan sa kanilang barangay. Sa kanilang pagsisimula ng negosyong ito, malalaman nila kung ano ang tatlong mahalaga o dapat isaalang-alang na hakbang sa pagtatayo ng negosyo at ang mga dapat itanong sa pagpaplano ng sangkap na kailangan sa negosyo. Tignan mo, parang may bibili doon sa dulo ah. Tignan mo rin yun ang pakihawaw, mukhang bibili din oh. Ba, ang dami mong suki ah. Madami ba yung monay mo? Aba, oo naman. Aba, tara na, nang manakout na yung monay mo. Kuya, eto na yung monay mo. Okay, monay. Okay, dalawa, kuya. Sa'yo, apat. Ako rin, pabili mo na kayo. Ako rin. Tagay po. Aring Pacquiao, ang hirap naman dito sa barangay natin. Lagi nalang pinag-aagawan yung monay natin. Okay nga yun. Ayos ang kita. Ano ka ba naman, paring Marquez? Kaya nga tinawag na barangay gutom kasi ang mga tao dito ay gutom at kulang sa panaderya. Dapat makaisip na tayo ng paraan para matulungan natin tong lugar natin eh. Alam mo, dapat magtayo na tayo ng panaderya dito nang hindi tayo nauubusan ng panindang monay. Hindi na magkakaubusan, hindi pa magkakaagawan. Panaderya? Ano ka ba? Sayang lang ang mga skills ng pagmamasa na itinuro sa atin ng mga tatay natin. Ginagamit lang natin sa pagtitinda ng monay na hindi naman tayong may gawa. At isa pa, wala pang panaderya dito sa atin. Pwede nating turuan ang mga tao ng pagmamasa ng makagawa ng tinapay. Magaling ang naisip mo, paring Pacquiao, ha? Biruin mo, imbis na pag-agawan nila itong kakarampot na tinapay na tinitinda natin. Aba, unlimited na. Tinapay para sa buong barangay. Mabuti pa, ibatuktali natin ang napili nating negosyo. Batuktali? Ba! Balangkasin! Balangkasin! Tuk! Tukuyin! Tukuyin! Ta! Tahiin! Matahiin! Ni! Likain! Likain! Pikpak, 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 move! Yan ang batuktali. Batuktali? Napakahusay mo! Saan mo natutunan yan? Sa tiyahin kong siya tilot-lot. Oh. Eh, may expert business yon. Doon ako natutong magnegosyo sa kanya. Teka, paano ba magsimulang magplano ng pagpapatakbo ng negosyo? Matinding inuman ng kape yan, Marquez! Ako, wala na monay! Gusto pa namin ang monay! Saan ba tayo pupunta? Basta, sa mga matayo lakad ng lahat. Pagod na ako eh. Huwag ka nga reklamo na reklamo. Alam mo, paring Marquez, dapat malaman mo ang mga dapat na isalang-alang sa pagtatayo ng negosyo. Ako natutunan ko yun sa tiyahin kong si Ate Lotlot. Naku, napakalaki na ng export business niya. Yung minanay niya sa lola niya. Ah, yung tiyahe mong nagturo sa'yo nung batuktali. Ayos ah! Balangkasin natin kung anong negosyo ang itatayo natin. Pwede. Tukuyin natin kung saang lugar natin to itatayo. Tahiin natin lahat ng na-research natin. At dikhain na natin yung negosyo nating Pathmark Panaderya. Wow! Astig ka tol! Ang galing mo, paano mo nalaman yan? Eh, tinawagan ko kasi si Matet, yung kapatid ni Lotlot. Astig pumorma yun, abarkado ko yun. Wow. Eh, idol niya nga yung tropang Japorms eh. Ay, baka talaga Marquez, mabilis! Eh, teka nga. Eh, ano-ano ba yung mga dapat ko isaalang-alang sa pagtayo ng isang negosyo? Aha, doon! Doon tayo magkakape! Doon din ako magigitara. Oo, oh, at doon ko rin sasagutin ang mga tanong mo. Layo na naman ha! Hindi, malapit lang yan. Baka iligaw muna naman ako. Ang dapat isalang-alang sa pagtayo ng negosyo ay una, dapat balikan ang kailangan ng customer. Dapat dekalidad. Yan ang quality. Dapat tamang bilis. Delivery. Tamang presyo. Price. Bang, galing ah. Kalidad o quality, yan ang anyo ng produkto. Tanging mga customer lang makakapagsabi ng gusto nila. Huwag huhulaan. Pipiliin ng customer ang produkto mo kung naibibigay mo yung hanap nila. At masaya ang customer kapag nakuha mo ang gusto nila.
Kaya nga, kung panadiriyang itatayo nating negosyo, dapat dekalidad ang mga tinapay natin. Oo. Oh. Kunin na natin ang mga gusto sa tinapay ng mga suki natin. Ah. Dapat, hindi basa-basa ang lasa, ha? Hindi panis. Dapat laging bagong luto yung tinapay natin. At kailangan maganda yung arinang gagamitin para sa pangmasa, para sa ganun malambot yung tinapay natin. At higit sa lahat, kailangan malinis. Palay mo, imbis na keso yung palaman ng tinapay, may makita kang ipis. Ang lamig na ng kape. Dami na rin langgam dito eh. Lumipat na nga tayo. Mabuti pa. Magdali mo yung kape ko, ha? Oo, sige, sige. Ako bahala dito. Yung tayo sa may dulo. Tamang bilis o delivery. Kung pare-pareho ang kalidad ng produkto, hahanapin ng customer ang pinakamadaling mabili o ang pinakamabilis magbigay ng serbisyo. Siyempre, gusto nila ng mainit na pandesal para sa madaling araw bago pumasok. At mainit na monay para sa hapon pang merienda. Naku, oo nga. Dapat talaga matinding training ang pagdaanan natin. Naku, kunin natin yung tsuhin kung nag-train sa itay ng pagmamasa. Siya ang coach ng mga magagaling na panadero sa probinsya namin. Si Coach Ka Ferdy Roach para mas mapabilis ang delivery ng ating mga produkto. Ayos yan, ha? Pero hindi lang bilis, ha, kundi tamang oras kung kailan kailangan ng customer natin mga produkto. Tapos kumuha tayo ng mga tauhan na sanay na sa paggawa ng tinapay at mabilis gumawa ng tinapay. Itugma natin yung mga kukunin natin tauhan sa mga customer natin. Kung gaano karami ang mga customers natin at kung gaano kabilis bumili ng tinapay, dapat ganun din kabilis gumawa ng tinapay ang mga trabahador natin para tuwing umaga may mainit na pandesal. Atig! Ang presyo o price. Kung pareho o pantay ang kalidad ng tinapay o ang bilis ng serbisyo, ang pipili ng customer ay ang mas abot kayang tinapay. Gaya ng Monay. Pababaan lang ng presyo ang labanan dyan, Pacquiao. Dapat abot kaya ang presyo natin. Hindi naman mayaman tong lugar natin eh. Abot kaya. Pero hindi tayo lugi. At di kalidad pa rin. Ang galing mo pala sa QDP, Marcas, ha? Saan mo naman natutunan yan? Siyempre, ako pa. Mahilig talaga ako sa mga survey-survey na yan. Eh, matagal ko na rin kasing pangarap na magtayo ng panaderya. Naunahan mo lang ako. Sus! Eh, mas nauna kaya ako nag-isip sa'yo na magtayo ng panaderya. Eh di ikaw, basta ang unang dapat isaalang-alang sa pagtatayo ng isang negosyo ay QDP. QDP! Quality Delivery Price Astig! Paring Marquez, alam mo ba ang ikalawang dapat isaalang-alang? Ilistang sangkap o inputs ng ating negosyo. Ang tawag dito, 5P. 5P? Pakiawan? Ano ka ba? 5P. Ito yun o, sindulat ko pa para makita mo at papakita ko sa iyo. Ito, 5P. Tingnan mo. Pera, proseso, o patakaran, pangkat, at panahog. Ah! Gaya ng pera! Kaya kakailanganin natin para sa pagpapatakbo ng isang negosyo araw-araw. Siguro sa simula, kailangan natin ng 3,000 o kaya pwede ding 1,000. Depende pa yan sa arena at sa mga sangkap na gagamitin. Pero tatandaan mo, ha, para pa yan sa pang-araw-araw na gasos. Iba pa dyan yung tubig, kuryente at puhunan at mga iba pang dapat bayaran. Paano kaya yun? Alam ko na. O, nakalagay dito, P, proseso. Ano ang mga paraan para magawa ko ang produkto o serbisyo? O, dapat tamang proseso ang paggawa natin ng tinapay para hindi pa iba-iba at para consistent tayo. Yan, gusto ko yan. Ito naman ang pangatlong P, patakaran. Yan ang gabay sa pagpapalakad sa inyong mga negosyo. Ha, dapat maging patakaran na rin natin sa mga tauhan natin na ugaliing malinis ang lugar ng inyong pinagmamasahan. At syempre, kailangan malinis yung mga magmamasa. Kailangan meron silang apron, merong hairnet. At syempre, bawal yung nakahubad, ha. Ilista mo lahat yan, ha. Ilista mo lahat. Ngayon, kailangan meron tayong guide ng mga patakaran. Ipapaskin natin yan dun sa dingding ng paladiriyan natin. Woohoo! Para makita natin araw-araw. Woohoo! O ito ang pang-apat, o. Pangkat. Mga taong bumubuo ng negosyo. O ikaw,
Ako, si Tito Roach. At pwede pa tayong kumuha ng mga iba pang manggagawa para tumulong sa atin sa paggawa ng tinapay. Kasi nakalagay dito, oo, at dapat tamang mix and match ng mga tauhan at kakayahan. O, dapat malaman natin kung sino ang naka-assign sa pagmamasa, kung sino ang naka-assign sa pagde-decorate, at tapos kung sino ang naka-assign sa paghawak ng pera para, syempre, hindi tayo magulong takbo. Yeah. At ito pa, ito ang panghuling P, panahon! Yan ang mga sangkap na kailangan para bumuo ng produkto o maibigay ang serbisyo. Isulat mo yan, ha? Dapat pumili tayo o kaya mamili tayo ng mga dekalidad ng mga sangkap o materyales sa suking presyo, ha? Ito, isipin mo, ha? Kailangan ihalo natin. Pagsamasamahin natin yung mga sangkap. Ito, tulad ng asukal. Ayan, sulat mo yan. Ah, baking powder, tubig, mantika, icing, lahat yan! Pero tatandaan natin, dapat tama yung sukat para naman hindi masayang yung mga panahog natin. Woo-hoo! Woo-hoo! Marquez, hindi ka ba napapagod? Uy, maupo ka kaya dito. Kunin mo yung gitara, tutukan mo ko, ako nagiinom ng kape. Tapos, pag-usapan natin yung ikatlong dapat isaalang-alang sa pagtayo ng negosyo. O diba? Pakbar paniterya. Pakbar paniterya. Pakpak paniterya. Pakpak paniterya. Dapat hindi nakasali dun si Marquez eh. Pero kasama ko siya eh. So, Pac-Man Panaderia. Aba, pwede yun. Pac-Mark Panaderia. Pac-Mark Panaderia. Pac-Mark Panaderia. Alam mo, paring Marquez, ang ikatlong dapat isalang-alang sa pagtatayo ng negosyo, dapat gumawa ng mapa ng proseso. Ano ba yung mga hakbang sa paglikha ng produkto o yung pagbibigay ng serbisyo? Isulat kung saan, sino, ano-ano ang mga kailangan gagamitan at mga gagamiting materyales sa ating napiling negosyong panaderya. Oven! Mga sangkap sa paggawa ng tinapay! Pwesto! Mga pangmasa! At fruta! Coach Capredi Roach! Okay, nakarating ka! Nadinig ko kasi sa kabilang bundok, ang plano niyong magtayo ng negosyong panaderya! Kaya, nandito ako! Mabuti pa! Ituluyan natin ang pagpaplano! Ito ang negosyong may magandang plano! Yeah! Oh, yes! Pipa! 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 Ano na, Pacquiao? Ready ka na ba para sa laban natin ngayong araw na ito? Aba! Ready na ako, Coach! Ready na ako, Tito Coach Purdy Roach! Aba! Ayos yan, ha! Kanina nga, habang nagka-training kami ni Marquez, may tinatanong siya tungkol sa customer. May alam ka ba tungkol dito? Teka, nasan ba si Marquez? Nandun siya sa kabilang training center at puspusang nag-ensayo. Aba, tumudo pa nga ng pag-iinsayo. At, para hindi ko makalimutan ang kanyang mga katanungan, nagawa ko siyang ilista dito sa aking notebook. Hindi pa makakakalimutan. Umanda ka na. Unang katanungan, ano ang hanap nila sa anyo at katangian? Sa oras at bilis ng serbisyo at siyempre sa halaga. Ano ba ang mga kahalagahan ng mga ito? Kasi ang customer ang nagde-decision kung ano ang gusto nila. Kaya sila din ang bibili ng mga produktong ito. Tama ka dyan. Sabi nga ni Marquez, kung anong puno, siya rin ang bunga. Ganun din sa paggawa ng produkto. Kung ano ang sangkap na ipinasok mo, yun din ang magiging kalidad ng produkto mo. Pero huwag kayong mag-alala, Coach. At malapit nang itayo ang Pac-Mark Panaderia. Aba, ay magandang balita yan. Hindi na kayo mag-aagaw-agawan sa Monay. At hindi lang Monay, iba't ibang klase ng tinapay ang inyong matitikman. Tama, pagkat ang Pac-Mark Panaderia ang susi sa inyong kaligayahan. Pak na pak sa lasa at timpla. Mark! Markado sa inyong bulsa. Pac-Mark Panaderia! Unlimited ang saya! Yan ang Pac-Mark Panaderia! Ha-ha! Ano? Ready na ba tayo, team? Ready na. Ano, Pacquiao? Ready ka na ba para sa ating laban? Oo, ready na ako. Tito Coach, Capper de Roach. Mahusayan. Pero bago ang lahat, kailangan mo muna ng hairnet! Ito! Nasa akin pala ang hairnet.
Ikot natin yan. Sige, yan. At para sa iyong sandata, hindi mawawala ang iyong gloves. Sanan! Mahusay at naisuot mo agad. Mabilis, ah. At syempre sa iyong proteksyon, ang apron. Yan. Pakyaw, mukhang ready ka na sa ating laban. Sige, ready na ako. Kape. Kape? Eto ang kape mo. Yan. Kailangan pagplanuhan natin ang pagpapatakbo ng negosyo. Bakit mo naman nasabi yan? Kailangan mabigyan natin na at matupad natin yung pangako natin sa mga customer. Sabi nga ni Marquez, ang QDP, quality, delivery, price. O tamang bilis, kalidad, o presyo. Sabi nga ni Marquez, kailangan maibigay natin ito ng hindi patsamba-tsamba lang, kundi sa lahat ng oras. Isang masamang karanasan lang ang kailangan para masuya sa atin ang mga customer. Oo. Halimbawa, kapag ang nakuha mong produkto o serbisyo ay eksakto lamang sa inaasahang makuha, ano ang ginagawa ng isang customer? Maaring bumalik, maaring hindi. Aba, eto pa, isa pakyaw. Humanda ka na. Pangalawa, kung ang nakuha mo namang produkto o serbisyo ay mas mababa sa inaasahang makuha, ano ang ginagawa ng isang nasuyang customer? Nakutiyak, hindi na babalik at ipagkakalat pa sa mga customer mo na masama ang produkto o serbisyong nakuha nila sa iyo. Isa pang halimbawa, kung ang nakuha naman na produkto o serbisyo ay mataas sa inaasahang makuha, ano ang ginagawa ng isang natuwang customer? Napakadali. Tiyak, babalik at bibili ulit. Bakit hindi? Kung ang nakuha mo namang produkto o serbisyo ay higit na mas mataas sa inaasahang makuha, ano ang ginagawa ng isang napakasayang customer? Napakadali ng katanungan mo yan. Tiyak, babalik at bibili ulit. At ipagkakalat pa sa mga kaibigan niya ang magandang serbisyo at produktong ibinigay mo sa kanya. At maghahatak pa yan ng mga kasama pabalik. Aba, panis! Panis? Ano na panis? Tinapay mo agad-agad? Hindi, panis ka. Panis ang laway mo at nasagot ko lahat ng mga tanong mo. Aba, mahusay ka. Mabuti pa. Simula na natin ang ating laban! Sige, laban! Apat na sitwasyon. Kung ang nakuha ng customer ay eksakto sa inaasahan, equals kontento. Kontento! Kung ang nakuha naman ng customer ay mas mababa sa inaasahan, equals tuya. Tuya! At kung ang nakuha ng customer ay mas mataas sa inaasahan, equals tuwa. Tuwa! At kung ang nakuha ng customer ay higit na mas mataas ang inaasahan, equals masaya! 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 Ibig sabihin yan, kailangan nating mapasaya ang mga customer upang sila ay bumalik at maghatak pa ng mas marami pang customer. Kaya kailangan planuhin ang pagpapatakbo ng negosyo. Hindi tsambahan ang pagbibigay ng dekalidad na produkto o serbisyo. Aba, magaling, magaling! At dahil dyan, masa! 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 Hello? Marquez! Oy, nako, mabutit na kausap kita. Oy, nako, meron akong isang magandang balita para sa iyo. Eto na. Oh, nadala na nila ang ipinagawa mong karatula. Basahin ko para sa iyo. Oh, Barangay Busog, brought to you by Pacmar Panaderia. Ang gandang pakinggan at ang gandang tingnan, ano. Asan ka ba kasi, Marquez? Ay, hindi ka pa rin tapos mag-crunches, mag-sit-up, saka mag-jumping jack? Oh, sige Marquez, ako na ang bahala dito. Mga kuya, maraming salamat po. Pwede nyo na yung ipaskill para makita ng mga tao. Okay sir. Salamat. Ito na ang simula ng pag-unlad ng Pacmark
panaderya! Pak! Pakyawin na! Mark! Markado ka! Yan ang Pak-Mark panaderya! Pak-Mark panaderya! Pak-Mark panaderya! Salamat sa angking talino at talento ng ating katropang si Pacquiao at Marquez. Nalaman nila kung paano sisimulan ang kanilang negosyo. Nalaman na nila kung paano hulihin ang hiling at gusto ng mga customer at kung paano sila aakitin lalo. Natuklasan na rin nila ang mga dapat isaalang-alang sa pagtatayo ng negosyo. Kaya't siguradong magiging matagumpay ang kanilang negosyong panaderya. Nalaman nyo na ba kung paano hulihin ang hilig ng inyong mga customer? At alam nyo na rin ba kung paano itayo ang naiisip ninyong negosyo?